And VP Lenny, Vice President Robredo, our question to you, what has changed, ma'am? Ano po yung nangyari? Ano po yung dahilan? Napakarami. Nung nandito ako in 2016, talaga wala akong balak tumakbo. In fact, promise ko ito sa mga anak ko na yun na yung 2016, yun na yung pinakahuling eleksyon para sa pamilya namin. Pero yung 2016 until 2021, nakita natin kung paano niyurakan ng fake news, ng disinformation, ng propaganda, yung mga paniniwala, mga mindsets ng napakaraming Pilipino. At dahil disinformation, propaganda yung namayani, talagang yung threat na yung pagbabalik ng klase ng politika na puno ng korupsyon, yung klase ng politika na nagdala sa atin ng plunder in the past, yung klase ng politika na talagang madumi, ito yung klase ng politika na nagdala ng napakaraming paghihira para sa atin lahat. Yun yung nagpalit. Ang aking sinubukang gawin na because of the threat na itong klaseng politika babalik, kung magkaroon ng pagkakaisa yung mga contenders ay hindi ko na kailangan tumakbo. Sinubukan ko na kausapin yung halos lahat, sinubukan ko na ayain yung halos lahat, na iset aside yung aming mga hindi pagkakaintindihan o pagkakaiba ng plano para mag-usap-usap, pero hindi ako naging matagumpay, kaya kumandidato ako.